Hello sa lahat ng kapokomekaniko, saan man kayo sulok ng mundo. Once again, welcome to our Lakay Vlog. At siya lang ang malakas na magturo about sa automatic transmission, guys. Kung meron kayong mga problema about sa inyong mga transmission, please message me in my YouTube channel. So gusto ko munang, bago tayo magsimula, gusto ko muna i-shout out yung mga bagong subscribe sa ating munting channel, guys. At welcome kayo sa aking tutorial. So ngayon still wala tayong ginagawang transmission ngayon. So may mga viewers request, gusto nila malaman kung paano yung tamang pag-check ng torque converter, kung ito ba ay sira o hindi. So kung nakikita nyo dito sa may aking dito sa aking table, merong tatlong klase ng torque converter. Meron siyang maliit, merong dalawang malaki. So ito yung mga maliliit, for example, mga ito pang Toyota Camry, pang Yaris, pang Toyota Corolla, yan. Ito naman pang mga GMC, Caprice, American car. Ito naman American din for Ford, Grand Marquis, Crown Victoria or Expedition, ito 'yon. So mayroon tag-iisa-isang ang tawag ng input siya. So gusto ko munang ipaalam sa inyo kung paano yung tamang pag-check. Ang unang gagawin nyo, kailangan malaman ninyo kung ano yung parts dyan sa loob ng torque converter. Ito yung tinatawag ng torque converter assembly, kasama yung buo. Pero meron tatlong mechanism dyan sa loob, or yung iba apat. Merong clutch, merong tinatawag na impeller, meron tinatawag na stator. Yung stator kasama na yung meron siyang one-way sprag bearing. At meron din tinatawag na turbine. Yung impeller dito po sa pinaka labas, yung stator nasa pagitan. Pagitan ng impeller and turbine. Yung turbine nasa likod. Kung nakikita nyo ito, yung dulo ng ng input shaft, diyan nakatusok yung impeller. Yung stator naman, doon nakatusok yung pump shaft. Yung impeller naman, dito nakatusok yung driven gear ng hydraulic oil pump. So paano ba yung pag-check kung okay ang torque converter o hindi? Very simple. So ilalapit ko ng konti para marinig ninyo. So bago ko ikutin, ang gamit pala, kailangan din malaman ninyo kung ano yung purpose ng torque converter. Ang torque converter is naglilikha ng hydraulic high pressure sa loob ng transmission. Ibig sabihin, torque converter is multiplication of torque or multiplication of power of hydraulic pressure. So kailangan malaman ninyo, ibig sabihin, pagka once na walang malakas na hydraulic pressure sa loob ng transmission, ibig sabihin hindi po makakatakbo ang automatic transmission. So yan ang naglilikha. Ang pump naman, ang gamit ng pump is magpump lang ng magpump siya, kukunin niya yung langis from oil pan papunta ng filter pump, and then isusupply niya dito sa may loob ng torque converter. So yung torque converter siya naglilikha ng high pressure para isupply dun sa ball body. Then pagka once na nagdrive ka, yung solenoid number 1 mag-o-on, yung solenoid valve number 1 mag-o-open ngayon, isisirit niya yung hydraulic oil pressure papunta dun sa drive clutch, kaya yun ang tatakbo. Ganun po yung ganyan yung operation ng hydraulic oil pressure. Ganun yun. So pagka once na hindi makalikha ng high pressure, wala pong at tras abante. So yan po dapat ninyong malaman sa lahat ng gumagawa po ng automatic transmission. Ngayon, paano natin malalaman sira o hindi? Kung for example, kayo ay nag-o-overhaul, kung kayo ay bumibili ng mga second hand, ito po ay napaka-importante. So ipapakita ko sa inyo. Ayan, ito siya. Itong maliit, pagka once na tinitingnan nyo yung torque converter, hindi nyo yan malalaman kung sira o hindi. Kahit tingnan nyo pa yung langis, mapula, baka mamaya nilagyan lang, or kahit luma. So, pagka pag-check, pinapakiramdaman.
So, hindi nyo malalaman. For example, titingnan ko lang yan na ganito, hindi ko malalaman kung sira o hindi. Ang gagawin natin ngayon is, hawakan ko, is naka-steady yung torque converter. Ito yung pinaka-input shaft niya, ikutin ko. Tingnan nyo ha. Pagka ganyan ikot, left and right, ibig sabihin, mapifil mo dun sa loob ng torque converter, ano, smooth. Walang sabit, walang ingay. Okay? Yan, walang ingay. Okay, ito, ibig sabihin, okay. Tingnan natin ito, yung ano, pang mga malalaking sasakyan, mga jeep, ganyan, mga GMC, Caprice. Ito, tingnan nyo ha. Ewan ko kung maririnig nyo, ito magaspang dun sa loob. Ayan o, naka-steady dun yung sa baba, pero magaspang. Nafe-feel ko, grabe ang gaspang dun sa loob. Yan. Ito naman isa. Ito, ano siya, meron lang konting sabit. Yan o. Pero ito, sirang-sira ito. Ngayon ito, pagka once na inilagay mo, ano ba yung ano, ano ba yung pwedeng maidudulot ng torque converter? Ano ba yung ililikha niyang problema? 'Yun ang importante mga kapakomekaniko. So, pagka once na ganito maingay, ano 'yan? Ibig sabihin, pagka tumakbo ka, parang ano, may gilingan ang transmission mo. Ramdam mo talaga 'yan or malakas ang vibration. Ito naman, pagka yung smooth na ganyan, okay siya. Yung kaunti lang nagkakaroon din ng vibration. So, ipapakita ko sa inyo, ang torque converter, ang nililikha nito is vibration, maugong, maingay, or ano siya, pagka once na tumatakbo ka na, pagka malamig pa, may atras sa bante, pero pagka once na medyo mainit na, nakatakbo ka na ng isang oras mahigit, bigla ka na lang mawawalan ng power. So, torque converter ang problema nito. Yung mga ganong problema. So, itong torque converter kasi, merong tinatawag na ano yan. Kung nakikita nyo ito, ano yan, tingga. Ibig sabihin, meron siyang balancer. So, ang purpose nito para ano yan, pantay yung balance yung ikot. Kasi pagka wala yan, yung mga manufacturer, ginagawa, nilalagay nila ito para tamang balance, zero-zero yung balance niya talaga. Walang ka-vibrate. So, pagka once na yan natanggal, may vibration yan. Mararamdaman nyo sa buong sasakyan, malakas ang vibration. So, guys, alam ko po na may natutunan kayo. Ganun lang kasimple. Ngayon, for example, na-check nyo yung torque converter nyo at dati sunog, yung ano, yung langis nya, ang gagawin nyo, pwede nyong linisan yan. Linisan nyo ng kerosene or linisan nyo ng gasolina yun sa loob. Tapos hanginan nyo, then ikutin nyo hanggang lumabas lahat. Pagka bago nyo isalpak, lalagyan nyo muna ng half liter na transmission oil. Yun, para hindi siya, ano, para pagka once na umikot, meron na siyang langis kaunti. Or 1 liter. Yung mga malalaki na ganito, nilalagay ko 1 liter. Pagka mga ganito, maliliit, half liter ng transmission oil. So, ganun lang guys. At alam ko may natutunan kayo. Sa pag-check ng torque converter, napakahalaga po na malaman ninyo kasi mamaya nag-overhaul kayo din, binabalik nyo pa rin yung torque converter, sira lahat yan, masusunog rin yung mga clutch na ilalagay nyo, sisirain niya lahat, most especially pagka once na may mga ribaba na maliliit sa torque converter galing yon. Pagka yung nakita nyo yun sa oil pan niya, may magnet siya at marami siyang ribaba na maliliit, parang pinagkainan ng machine, ano yun, 100% torque converter ang sira. Kailangan palitan, linisan nyo lahat yung mga spare parts ng transmission ninyo kasi may mga na ano, mga ribaba na maliliit, sisira yan ng ano, ng mga o-rings. So even yung ano niya, yung transmission cooler, yung ano, iniikutan ng langis, kailangan isprayan nyo rin ng hangin para matanggal lahat yung mga bara-bara. So, alam ko guys, may natutunan kayo at sige lang, ituloy-tuloy lang natin to at salamat sa inyong pagsuporta, salamat sa inyong panonood, alam ko may natutunan kayo sa munting channel natin. So, si RR lang talagang malakas magturo ng automatic transmission guys at alam ko ito, makakatulong sa ating lahat ito. So, natutunan ko ito na dito at gusto ko rin i-share at ayan ang kasiyahan ng aking puso na malaman ninyo rin. So, kung nais nyo magtanong,
about sa inyo pong transmission, even sa mga nagmamay-ari ng sasakyan, even sa mga gumagawa, huwag po kayo mahiya na i-message si RR Lakay. Handang sumagot po sa inyo pong mga katanungan, guys. This video is for us, para sa atin lahat to. Tulong-tulong tayo para sa pagbabago. Para sa ano yan, ha? Para po tulong-tulong tayo para po matutuwa yung mga ating mga customers. God bless us all. Maraming po salamat. Shout out sa mga lahat ng viewers ko, lahat ng subscribers ko dyan. Kung kayo ay di pa nagsusubscribe, subscribe and like, guys, and pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na video. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.